Ang Feng Shui ay tinatawag na art of placement o sining sa pag-aayos ng mga bagay o maka-attract ng mga tamang enerhiya na makapaghahatid ng magandang kapalaran. Ito ay nakaugnay sa oras, espasyo, mga kulay, hugis, numero at higit sa lahat sa apat na elemento ng mundo. Ang pagkakaroon ng masaganang buhay ay dapat paghirapan. Ito ay may kaakibat na hard work, positibong pananaw, determinasyon at hindi matitinag sa pagnanasang umangat sa buhay. Ang pag-attract sa tamang enerhiya ay makakatulong din naman sa pagkamit ng kasaganaan. Narito ang ilang basic feng shui tips na maaaring supukan sa inyong tahanan upang kasaganaan ay iyong mahatak sa buhay. Panatilihing maaliwalas ang front door ng bahay. Dahil inaakit ng liwanag ang positibong enerhiya at ang negatibong enerhiya ay nananahan sa madilim, marumi at masikip na kapaligiran. Upang patuloyin ang positive energy sa bahay, mahalagang walang mga sagabal sa inyong front door. Maglagay ng mga halamang namumulaklak sa pasukan ng bahay upang mabalanse ang chi o feng shui energy dahil ang halaman ay buhay na elemento. Pangalawa ay maglagay ng isang bowl na puno ng prutas sa inyong dining table. Hangga't maaari ay ugaliing sa dining table kayo kumain at hindi sa sofa habang nanonood ng TV o kaya ay sa kung saan-saang bahagi ng bahay. Dahil ang pagkain ng sama-sama sa dining table ay nakakahatak ng positibong enerhiya, lalo na kung masaya ang bawat isa sa hapagkainan habang nagbabahagian ng mga kwento o pangyayari sa buong araw. Pangatlo ay gawing masagana lagi ang hapagkainan sa paglalagay ng mga prutas at iba pang pagkain tulad ng tinapay at iba pang mga healthy snacks. Huwag hayaang bakante o walang laman ang lamesa dahil ayon sa science, na ipaliwanag na ayaw ng universo o universe ang vacuum o kawalan. Iwasan itong e-reflect sa inyong pagkainan sa pamamagitan ng pagpupuno dito ng mga pagkain. Isa pang tips ay gumamit ng earth clay bowl o kaya ay basket na gawa sa ratan bilang lalagyan ng mga pagkain. Iwasan ang paggamit ng mga lalagyan o bowl na gawa sa plastic at iba pang synthetic material sapagkat ang mga ito ay walang buhay. Ibig sabihin, ito ay walang enerhiya. At pang-apat ay panatilihing clutter-free ang bahay. Naaakit ang positibong enerhiya sa maaliwalas na espasyo at maging organisado sa lahat ng gamit. Isa pang lohikal na paliwanag dito, kung ito ay hindi organisado sa lahat ng gamit mo, ikaw ay laging mabubugnot sa paghahanap ng mga gamit sa tuwing kakailanganin mo na ito. Ang inis at galit ay may hatid na negatibong enerhiya. Dapat ay laging kalmado at masaya. At dapat mo ring alamin ang universal wealth corner ng inyong bahay. Sa feng shui, ito ay matatagpuan sa southeast portion kung saan nakalagak ang wealth energy. Ugaliing maglagay sa corner na ito ng mga halamang buhay tulad ng mga lucky bamboo at money tree. At ang panghuli ay maglagay kayo ng mga good luck symbols upang maakit ang wealth at prosperity sa tahanan. Ilan sa mga popular na good luck symbols ay ang money toad. And of course, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta at panonood sa aking channel. Road to 100K subscribers na po tayo. And also please don't forget to hit that notification bell kung gusto niyong laging updated. And follow me on my FB page, JK Asar Vlog. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!